now for yourselves know how ye ought to follow us. For we have behaved not ourselves disorderly among you. Neither did we eat any man's bread for naught, but brought with labor and travail night and day, that we might not be chargeable to any of you. Sabay-sabay. Not because we have not power, but to make ourselves an ensample unto you to follow us. Let's pray, Lord. Salamat sa iyong salita. We pray na pag-aaral namin yung gabi, Lord. Ngayon ko natin yung bawat isa, Panginoon. Iba'y nasa daan, iba'y nasa ibang lugar. I pray, palaan niyo pa rin kami, Panginoon. Especially, makuha namin ang mensahe ngayon. Bible study, para sa lahat sana sa amin. But I pray, kahit iba ay wala, Panginoon. Iba ay late, iba ay adlangan. The same, Lord. I pray na kayo po umilo sa amin. Kasi yung mga andito, Panginoon. Alam po, Lord, kaya malulati yung Jesus name we pray. Amen. Okay, mga po na po. Good evening. Good evening. Title po nito na lang is The Patient Waiting for Christ. The Patient Waiting for Christ. Sabi dyan sa verse 5. Ibig sabihin nun, of course, ay very basic, no? Pero ito yung kailangan natin. Kasi may mga time na ayan, lalo na pag mature na rin, matagal-tagal na tayo, pananampalataya, yun din sinasabi natin ni Pastor doon. So, minsan may excitement sa umpisa eh. Diba? Sa umpisa, excited. At marami ganun. Naalala niyo yung parable of the soil, the sower. May mga Kristiyanong ganun. Sa umpisa, masaya. Masaya talaga. May nakakatuwa. Kaso, hindi nag-i-endure. At ito kaya itong verse na to, sabi diyan, dalawa yung ano eh, purpose eh, yung love of God, yung siya, mahalin natin ang Panginoon, yung lagi siya sabi natin, ito na totoo. Pero yung isa doon, kailangan natin maghintay sa Panginoon. Kaya expect natin yun na may mga time na kaya po yung style ng iba ngayon talagang ina-entertain yung mga tao eh. Tayo, hindi nga natin style yun kasi alam natin, naliligaw tayo doon eh. Pag gano'n, nag-aharap na tayo ng excitement sa ibang lugar na hindi na salita ng Diyos, di ba? Ako, minsan naisip ko rin yun, kaso hindi natin style yan, never. Kung magiging excited ka ng salita ng Diyos, matutop, tuloy-tuloy, di ba? Pero yun nga, again, yes, ina-expect natin na yung doon yung ano, na parang hintay na lang tayo ng hintay, ang tagal na ba, parang gano'n ba? Ang dami natin hinihintay eh. Yung mga bata, marami pa kayong something to look forward, di ba? Kaming, ano, meron din naman. Diba? Pero medyo kasi alam na lang yung buhay. Pag nag-plato na kami, nasa 40 na ako. So, kita ko na yung, ano, yung end, medyo. Pero kung nangarap tayo magpalain. Pero ang ganda ng preaching yung isang pastor eh. Ganun nga. Tama naman sa, na-preach ko na rin sa Hebrews 11, naalala nyo. Mga tapat yun sa Diyos. Ano nangyari? Nakakamtan ba nila yung pinangako? Hindi nga eh, di ba? So, kaya lalo tayo dapat magtapat lang tayo. Kaya sabi ng isang preaching na pakinggan ko. Nag-aanong din ako mga preaching. So, yun nga, ang victory daw natin, basta gumagawa ka ng patuloy sa Panginoon. Amen? Amen. Huwag kang nakatingin dun sa laging, alam mo na, karamihan yung kasinungalingan nga eh. Yung mga success ng ano, sa libutan. Puro kasinungalingan doon, daming compromise. So kaya, the fact na naglilingkod ka na sa Diyos ngayon, yung tanong mo, naglilingkod ka ba sa Diyos? Yung pag-attend lang po, hindi yan madali minsan. Pero dapat nga, madali na yung part na yan eh. Kung naplano mo, di ba? Naplot mo na sa linggo mo, ito, wala, church to. Itong oras na to, hindi na magiging mahirap. Pero ang problema, pag yun nga, binibigyan mo ng puwang yung kalaban, di ba? Para mo na sobrang ka sa church, hindi naman nalata. Mabuti man lang, kung magsalita na talagang parang umiilaw yung mukha mo sa mabanalan, di ba? O sige, wag ka muna mag-church. Oh. Kasi sobrang, hindi naman ganun, no? So anyway, hatiin po natin ito sa dalawa kasi napakaganda po nung pareho naman, no? yung first part, yung pinakauna dito, more on sa mga lingkod ng Diyos, pag-pray sila,
Babalik ulit sa mga member. And then, of course, may mga kalaban dito. Mga alalaan natin. Later, mga practical advice na naman sa mga member. So, anyway, diyan matatapos ang Second Thessalonians. Okay, sisihin natin. So, again, ang title nito is The Patient Waiting of Christ. The Patient Waiting for Christ. Kasi ang pangako na paano, darating siya ulit. Amen? Amen. Yan yung bagay na unique sa atin. No? Ngayon, yung iba, may kunwaring hinihintay din. So, hindi naman naka-align yung hindi mo nga kilala ang Diyos, tapos naghihintay ka ng mga Hudyo. Messiah hinihintay nila. Makamundo pa rin. Yung Messiah nilang tagamundo lang din. Diba? So, walang kwenta. So, tayo, I hope, lahat tayo ay yun. Ganon. Hinihintay natin ang Panginoon. So, kailan lang? Kwento ko na nga sa inyo. Hindi mo wala sa aking utak eh. Kasi yung ating... Basta may nalang grupo sinasamahan. Lagi mo sabi sa inyo. Madami nalutunan doon, kaya nakatuto ko. Hindi mo nakatuto ko. May mga walang kwenta rin. May mga babaw. Pero, ang napansin ko, napunta po yung usapan sa isang ganyan, sikat na pastor dati. Hindi, wala na ngayon. Kaya sobrang baptist po yan. Fundamental. Mayaman. As in, ang laki ng ano nila. Parang nasa 50,000. Attendance nga, ano, malaki yun. Parang Joel Austin na rin yun. Hindi naman. Ilan ba si na Austin? Hindi wala. So yun, okay naman. Kasi magaling din. Magaling magsalita. Problema. Ano? Parang, yung pinag-usapan namin diba ni dati rin. Masyado siyang minahal ng mga congregation niya. Yung mahabang din, compromise. Kaya sa preaching niya, parang walang compromise. Tingnan ko nga si Austin. Sorry ah. Hindi. Para sabihin, actually kasi iba, ano, talagang supported mga ano eh. Talagang idol. Ina-idol na. Nasaan na ba yun? Si... Sino ba to? 45,000 lang ba? Si Austin, 45,000 lang. Si... Ang gusto kong sabihin, sino ba to? Si Hiles. $20,000 lang pala sabi. Asa to? Ang dami pa rin ng $20,000, di ba? So, ang baptist yan. 20 buong araneta. Ang dami. So, anyway, kaya andun yung umutak umiikot yung isip ko doon kasi yung grupo na yun, maganda yung ano, grupo. Kaso hati rin dito kasi nga ratio may mga allegations sa kanya, sabi na hindi naman totoo, hindi na patunayan. Kaya naalala ko rin tuloy yung family ko, siyempre. Kasi yung family niya sira, ganyan. Yeah, umpisa natin to kasi ganun din ang tema dito eh. Kaya sabi diyan, finally, pakibasa nga po. Here you go. Okay, so Thessalonians to, obviously established na church na to. So parang tayo, no?
So dito, nakapag-preach tayo ng diretso, diba? So kaya ngayon, yung salita ng Diyos na nakukuha nyo, no? Na sa kain nyo, na sa magandang way. Walang humahad lang, doon minsan may mga makulit. Still, nakukuha natin. Kaya sa alam ni si Paul, talagang ano siya, malawak yung ministry niya. Kaya sabi niya, panalangin nyo kami kasi hindi ganito doon sa iba namin pinupuntahan. Lalo pagbago, di ba? Sa JJX, medyo nakakaano na rin tayo, di ba? Kahit pa paano, may hindi mga kumukontra, hindi ano yun eh. Hindi may iwasan yun. So dito din naman. Kaya pray nyo lagi yung mga preacher natin. Mga soul winner. Dahil yan, katulad niya ang nakwento ko, si Jack Kiles. Sobrang ganda nung ano eh, marami siya nagawa. Kaya nagpapasalamat yung iba, yung ibang idol na siya to the point na. Kasi magaling talaga magsalita. Pinakinggan ko yung dalawa niyang sermon, konting Bible lang, pero ang dami yung sinabi. Kasi yung mga, doon na talawusin yung mga ganun-ganun, talagang tuwan-tuwa. Ay, man! Ang galing magsalita. At maganda rin yung mga stand na marami siyang tinatayuan na maganda. Pero yun, pag in-analyse yung buhay niya, anong nangyari, nakakalungkot. At nangyari sa church nila, after niya. Okay? So, pray for us. Amen? Anong pananalangin niyo sa mga lingkod ng Diyos? Maraming pagsubok, no? Even temptation sa loob, sa labas. Yung iniisip mo pala kayo, tinitingnan ko yung nangyari doon. Siyempre, hindi ko maisip na pwede mangyari ba sa akin. Siyempre, iisip. Kaya naman siya na gano'n. Kasi nga, sobrang sikat eh. So, yung tatlong F nga, di ba? Fame. Female and finances, mayaman. Tapos sikat na rin. Yung female, ayun yung pinagtatalo na. Kasi sabi nyo, hindi naman napatunayan eh. Hindi ibig sabihin hindi napatunayan, hindi nangyari, di ba? So, mga allegation kasi. So, please pray for us. Amen? Amen. Pag-pray nyo na yun, malayo tayo sa tukso. Of course, ako na yung gumagawang parang. Alam ko na yan, kaso hindi natin, alam mo na, dagdag bang protection, panalangin yung lingkod ng Diyos. Blessing din, of course, kaya sabi dito yung the word of the Lord may have pre-course. So, ano ba yung humahad lang dyan? Amaya, sabihin nyo, mga kalaban. Pero minsan, ano rin, nari, gusto natin, di ba, marami pang magawa. Minsan, walang budget, ganyan. So, nahadlangan. Or yun nga, baka maayos yung spirito ng pastor, tapos yung pamilya naman niya, medyo hindi, ano, sabi nga nila, hindi makasunod, di ba? Kasi hindi naman madali talaga eh. Kasi sabi nga ni pastor nun, hindi naman tinawag yung asawa mo, yung anak mo eh. Ikaw yung tinawag, so sila, susuporta lang, sana. So at the least, hindi magpasaway, di ba? So, mabait naman yung anak ko, di ba? Steven. Medyo overthinker lang pa ito eh. Yeah, pero suporta naman niya. Amen? So, yun po yun. So, panalangin. Kasi hindi masabi, yung mga kasalubong natin, mga taong nakakasalubungan natin, kung sanggat maaari, ayaw natin masayang oras natin, pero lahat siyang gatsagain mo eh. So, free course. Kasi hindi mahadlangan. Alam natin maraming bansa na hindi mapuntahan ng gospel. Eh ngayon parang baliktad naman sa atin ngayon. Kanya-kanyang ano rin yung religion ngayon, ang napakahat na ano yan eh. Hanggat maaari, huwag pag-usapan. Baliktad, samantala napaka-importante. Somehow naging successful si Taning doon. Si Tanas, na taniman niya yung iba eh. Kaya kahit gusto mong pag-usapan, mag-uumpisa ka pa lang, mabarahin ka na. Kaya, lalo tayo din, yung iba, ma-discourage pag ganun. Kaya, kasama po yan lahat sa panalangin natin ng salita ng Diyos, pag free course, sabihin sana, huwag mahadlangan. And be glorified. Kaya nga, tulad nga ni Jack Kiles nga, yung minsan, ang nag-glorify na yung tao eh. Eh sabi naman ng iba, eh wala nga naman nagtayo ng statue niya eh. Eh kahit wala nga yung statue, minsan yung tao talagang depensa agad eh.
Eh, gusto lang pag-usapan yung problema para maiwasan. Yun. Kaya ang Diyos, ang salita ng Diyos, ang dapat ma glorify even as it with you. So yun na, inong para lang sa kanila. Masana nawa ganun din sa ibang place. Ano pa? And that we may be delivered from unreasonable and wicked men, for all men have not faith. So yun na po yung kalaban. So, kasi baka yung iba, hindi naiintindihan. Basta, bakit ka hindi sinaputan? Ba't yung iba umalis na? Ba't yung iba? Yung ibang hindi pa marunong, wala pang experience, siyempre makisiraan ang loob, di ba? Basta wala ata nakikinig sa'yo. Wala, hindi naman ata tama ito. Eh, nangyari nga rin kay Paul yun eh. Di ba? Si Paul yun ha. Iniwanan siya, sabi niya. Saan ba yun? Nakalimutan ko, si Galatians din ata yun. O sa Acts. May mga ganun talaga eh, iwanan ka, sinusubo ka lang ng Panginoon. Amen? May time naman na parang isang ano mo, alam mo, okay lahat. Naranasan din namin niya, parang, alam sa smart, parang ganun na yung ano nun eh. Ramdam ko na yun eh. Pwede ka mag-compromise talaga eh. Kung gusto mo lang, pwede kang kasi ganun na style eh, kaibigan, maganda naman yung kaibigan. Pero pumapasok eh, yung compromise na pwede yung isang tabi yung mga bagay na importante for the sake of walang aalis, walang magagalit. Eh, sabi ko, hindi ganito ang kalooban ng Diyos. Kaya yun. Ang talaga, mas okay naman yung nangyari sa atin. Amen? Mas gusto ko na to. Solid, walang compromise, unti-unti lang. Isa, dalawang tao, dagdag. So, ganda ko, marami. Pero, in God's time. Okay? So, anong ginagawa niyo mga delivered? Ibig sabihin, talagang tinitira sila. Kaya, ang panalangin na lang ni Paul, alam niya, hindi mauubos yan. Sabi lang niya, okay, kung may loko-loko dyan, sana naman, panalangin nyo na at least hindi kami matuluyan. Kasi talagang tinitira sila eh. So, ganun din po tayo. Okay? Hindi tayo tinitira tayo. Tirahin din natin. Ang laban natin, spiritual. Okay? So, pero pansinin nyo na ditong dalawang bagay na sinabi doon sa mga kalaban. Unreasonable. Okay? So, obviously, tayo dapat yung maging reasonable. Ibig sabihin ng reason ba is, bukod sa logic, alam mo na, wala sa tamang ano dapat tayo, sa tamang pag-iisip. At pag pinag-aaralan ito, kaya ito, puro na tayo aral, di ba? Pansinin nyo yung mga kalaban ng gospel, kalaban natin, even mga Baptist na medyo ayaw nang lumago, okay? Ano yung gagamitin nila dahilan? Yung mga salita lang. For example, alam mo gusto yung topic. So sa ating kasi, ano ba, dumo na tayo sa mga kulto, ha? For example, alala ko Yahuwa, di ba? Doon lang na topic na yung pangalan, tsaka sa language. So, babarahin ka na, hindi ka na makalusot. Diba? Ayun na, hindi ka, ibig sabihin nun, unreasonable. Bakit natin hindi pag-usapan yung ganitong bagay na I believe na loko ka dyan. Bakit? Kasi hindi ka naman language expert na sasabihin mo mali yung King James na lumantalang ito ay nasulat ng mga expert talaga. At alam natin yun. Tapos sila, may sarili lang silang Bible, tapos kayo tama, gano'n. Tapos pag convenient, nasabihin lang, hindi, pareho lang naman tayo eh. Tinatanong ko sa'yo kaligtas, ligtas ka ba? Oh, pareho lang naman tayo by faith. Kaso, by faith, eh, mali nga yung ano namin eh, sabi mo eh. O, paano tayo naging pareho? Nakita niyo yun? Unreasonable! At sa inyo rin, kahit sa inyo, pansinin nyo, kunwari, nanghina si, kunwari lang, si Christian. Ikaw ang pinaka-spiritual dito ngayon eh. Kasi yung ano eh, di ba? Kunwari lang, nanghina si Christian. Ano yung mga sasabihin mo? Pastor, hindi mo na mag-church kasi fill in the blanks. Wala sa dahilan yun. Di ba? Napagod po ako eh. Gano ka kapagod? Uupo ka lang dyan eh. Sige nga. Sa church, sino nakakapagod dito? Umupo o mag-preach? The same time, lahat yan, dinadala mo eh. Diba, kitang-kita ko dito kasi, nanghihina lang, iba, inaantok. Ano, ganun na rin ako.
Tapos naka-YouTube pa tayo, di... Sa panorin ko yung sarili ko, magbira, walang kwenta, di ba? So, hindi. So, nakakapagod mag-preach. Hindi ako sumisigaw ngayon kasi kunti lang tayo. So, mamaya, hindi ko alam. So, dahilan ba yun na, ano? Pagod ako, nag-aaral na ako kanina eh. Trabaho na ako eh. Walang reason. Okay, natapos tayo sa mga kulto, natapos na tayo sa mga kahit sa atin. Ganyan po ang mga action ng mga tao, no? Believer and believer, pag lumalayo sa Diyos. Wala na sa reason. Hindi na reasonable. Tsaka obviously, yung wicked man, iba na to. Ibang level na to. Talagang kinakalaban sila. So again, sa preaching, ang malinaw po sa panahon natin na yung mga persecution, yung alam ko yung mga, kasi yung ano ngayon uso talaga yun sa online na eh. Buti iba, hindi ka involved dyan. Kaya hindi, alam nyo rin yan, kunwari, yung siraan, di ba? Ay, huwag na kayo dyan, dito kayo kay ano, Pastor Bob. Kasi marami kami. Spiritual ano yun, attack yun. Okay? Mga wicked man. And then, yung kailan lang, yung iba naman natin kasama dito, di ba, dati active, dati walang dahilan para hindi sila mag-church. Kasi natututo na sila, ginamita naman ng ibang bagay ngayon, ano? Ginawang, ano, active-active sa ibang activity na parang maganda rin, kaso tinapat sa Linggo. Oh, ano yun? Paano yun? Compromise mo, mamimili ka eh, mali ang pinili. Okay? So may mga wicked men behind that. Yung buklod na yun sa Catholic yun eh. Ang na-warningan ko na yun dati, hindi nakinig. Okay, asama ka na din sa statistic. Example ka na na nag-compromise at di natin alam kung saan ka pupunta. No? Sana makabangon. Somehow. Pero pag ganun, nakatingin ka sa pera, ang hirap nun. Kaya yung, actually, next week, yun yung topic. Sana marami na tayo. Pero yung foundation nun, ngayon eh. Anyway, may kalaban ang likod ng Diyos, pwede ba? Please pray for them. Amen? Mas madali na yun kaysa yung ikaw yung andun. Darating din kayo doon, pero nga minsan, hindi nga kayo darating doon kasi mga first, second step, din yung magawa eh. Pero pag ikaw yung nakipaglaban, kailangan mo ng panalangin. Kailangan mo ng protection. Kasi maraming mga loko-loko. Okay? So, medyo magaan yung sinabi nyo dito, for all men have not faith. Ibig sabihin lang nun, yung iba, walang walang para na ba tayo na hindi na iniwala sa Diyos eh. Kaya dapat di tayo nagugulat. But the Lord is faithful who shall establish you and keep you from evil. So, medyo binalik niya doon sa mga tao, no? So, obviously, kasi siya, malakas na siya. Pero nag-umingi pa rin siya ng panalangin na, please pray for us. Dahil ang tindi ng aming hinaharap. Pero, binalik niya, sa amin, ang Diyos ay tapat, sa inyo, ang Diyos ay tapat din. And establish you and keep you from evil. So, alam niya yon. So, yun po yun eh. Ang Panginoon talaga, sino ba nagbabalak dito ng ano? Yung, pastor, sa, ilan taong na ba? 19, ikaw? 14. Mayroon ba kayong planong maglingkod sa Diyos na matindi-tindi? Talagang patay kung patay. Mayroon ba? Ikaw ba? Just what? Why, bata pa naman kayo, pero yun nga yung unti-unti. I'm sure meron kahit konti, di ba? Ngayon pa lang kayo hinahamon eh. So, pag andun na kayo, dapat maintindihan nyo na, yes, parang sa tinatakot, in-intimidate kayo pa lang eh, di ba? Kailangan ma-establish kayo, okay? Huwag nyo isipin ako, ako kasi natingin kayo ngayon sa akin, kala, galing ako dati kayo pastor, ganun eh, pag bata ka. Kala, ikaw kasi yan eh, pastor ka kasi eh. Ganun yung ano eh. Pero hindi mo alam, nag-umpisa din siya dyan. Diyan lang din eh. Isang araw, bata lang din siya. Nagtitiwala sa Diyos, paunti-unti, nag-aaral. Pipiliin mo mag-church, magbasa, magtapat. Unti-unti yun. Pero pag na-establish ka na, ayun, ganun ka na rin. Yung dating tinitignan mo eh, ganyan ka kasi eh. Kahit anong mangyari, nasa church.
Magiging ganun ka rin, even better, I hope. Okay, and then yun nga, keep you from evil, of course, wala, may mga, kahit lang, balik ko na naman yung ating COVID, di ba? Yung mga panahon na yun, may duda ba kayo na ano? Alam ko, mayayari na tayo dun eh. Di ba? Hindi ko rin alam eh, kasi di mo alam. Okay. Iba na yung, kahit yung iba nakakausap ko eh, hindi na nila sinable. Eh, ba't di kasi patulong, takot ka sa bakuna. Hindi naman kailangan yun eh. Ikaw takot sa virus, so paano eh? Sino matapang? Kasi wala ako nakitang solid evidence na namatay sa COVID eh. Pero sa bakuna, meron. Paano yan? Oh. Pero may gusto ko sabihin dun eh. Yan sabihin, yung mga tao minsan, di mo na alam, magdududa ka namin sa sarili mo, ako ba yung nag-iisip ng tama o sila? Hindi madali yun. Eh, paano nga yun? Oh, yung mga bagay na yun, ipagtiwala mo sa Diyos. At ito yung maganda, napansin ko rin, kahit sa COVID, kung saan man yan, kahit sa mga churches, basta paano, konti nyo, ilan ba tayo dito? Paano mo sabi kayo, tama, yung konti nyo? Okay, ganito yan. O, tingnan ko yung Bible. Diba? For example, sa anong topic gusto mo? Yan, kay... may si Hal, si Austin. Ha, dami nila. O, ano ba tinuturo niya? Ay, sablay sa Bible. O, paano yan? So, sinong mali? Sino yung wala sa hulog? Diba? Wala sa bilang kasi. Alam natin. Saan ba? Eh, nasa reno na lang, ang dami nila dun eh. So, ibig sabihin, tama sila dahil marami. Hindi ganun, hindi mo usukatin sa dami. Naintindihan ba? Ayun yun. Kaya, ang confidence natin, nasa Panginoon. For we have confidence in the Lord touching you, that ye both do and will do the things which we command you. So, ganito yan. So, kitang-kita mo dito yung style ni Paul, diba? Tsaka sa atin. Meron ba tayong pinipilit dito? Ngayon, ma'am, attend ka. Hanggang doon lang tayo eh. Dahil alam natin, yun ang kalooban ng Diyos. Attend ka, balik ka. Basa ka ng Bible. Pero hindi mo ipilitin. Ganun ni si Paul. Nasabi niya, sinasabi lang niya, may confidence ako, kilala ko kayo eh. Sana naman, gawin nyo. At talagang gawin nyo yung mga sinasabi namin. So, ibig sabihin, hindi pilitan nyo. Kasi nga, may confidence lang din siya eh. Hindi niya tinetreten sila. Hoy! Wala kayong, ano, wala kayong popis, mga ganyan, wala kayong sweldo. Hindi kayong maten, di ba? Matanggalin namin sa business, ganyan. So, ganun yun. So, again, pag ganyan ang pananampalataya mo, sa Diyos talaga yun. Kasi malinaw, pag, yun, kaman, nasa iglesia ka, tapos binigyan ka ng business, tapos hindi ka makalis doon. At ikaw ay tapat doon, tapat. Tapat ka nito. Diba? At kahit itong mga nakakausap natin, Yesyo, uy, dito na kami. Ang dami binago sa amin ng Diyos dito. Hindi pag-usapan natin yung ligtas ba yung mga yan. Hindi, huwag natin pag-usapan. Ano yun? Reasonable ba yun? Kasi importante yung kaligtasan sa iyo mong pag-usapan. Paano yan? So, dapat yun yung madedetect natin. Hindi tayo yung nasisiraan ng loob kahit tama na yung ginagawa mo, malinaw sa salita ng Diyos. So, we have confidence in the Lord. Amen? Amen. Hindi yan parang perfect illustration yan sa botohan, election, di ba? Nakita niyo kung gano'ng panatiko itong mga to, di ba? Lenny! Ah, sigurado si Lenny manalo dyan. Kasi sa survey, baito mo naman yung ano. Alam mo, magnakita mo, wala. Iba na, mga power, mga, ano ba yan, mga networking, di ba? Magagano'n. Andun yung confidence nila. Kunwari, kaso pinipeke. Gusto makapanloko. Ay, ikaw lang. Wala ka mo lang sasakyan. Na, mag-simple ka na. Join ka na dito, opportunity ito. Kita mo ako. Kita mo siya. Kita. May confidence, pero faking confidence. May hindi sa Panginoon. Alala ko tuloy yung dati kong boss, ganun ba naman sabi sa akin. Hindi ko na lang tinawanan, pero alam ko, hindi ako niniwala.
alam mo, Ace, papayamanin kita. Ganun, ganun. Sabihin, gawin mo na lang. The fuck na sinabi niya, talagang lalong, eh, syempre, boss mo, hindi gawin mo lang yung dapat mong gawin. Pero hindi ka panipaniwala. So, tanong nyo, nasaan ang confidence nyo? Yun ang tanong. Everyday po yan. Pag hindi ka nag-church, nasaan ang confidence mo? Pag nagnakaw ka, nasaan ang confidence mo? Pag nandaya ka, wala sa Panginoon nyo. Amen? So nawa, nasa Panginoon, and then yun, gawin mo. Kinukuman sila, pero hindi naman pilitan nyo. Pero parang gano'n kasi nga, kilala na nito eh. Mga Kristiyano, mga ligtas na to. Nawa, gawin nila yung dapat nilang gawin. Next. And the Lord direct your hearts into the love of God. Ito na nga yung title natin, no? Pag ikaw yung nagtitiwala sa Diyos, ang sabi sa Proverbs, ano? 3, verse 5. Trust in the Lord with all thine heart and lean not to thine own understanding. In all thy ways, acknowledge Him and He shall direct. Nakikita mo na una yung pagtitiwala. And then, yung mga bagay hindi mo alam, doon pa na niya idadirect. Ganun din dito, nagtiwala sila, hindi ko masyadong mahal ang Diyos. Ngayon yun. Diba? Hindi yun, kung call niya na ako sa church, sa ngayon yun. Kaya pag nagtiwala ka ng konti, konting tiwala pa, konting tiwala, aralin mo, makikita mo yan. Na doon ka na idadirect. Hindi po, no, hindi normal. Hindi automatic na, for example, sino bang ano dito? Yan, sige. Christian na lang muna. Yung mga tao, dati yan na to eh. Ayan, salamat kay Christian. Kahit lubong, ah, bagyo! Nag-bike ka ba, bad? Basang-basa ka. Nasa church pa rin. Amen? Amen. Ewan ko, nang ginagawa sa kanya ng Panginoon, siya lang nakakalam. Pero kita rin natin, di ba? Amen. Kita mo yun eh. Sino nagdadirect sa'yo na gawin yung dapat mong gawin? Ikaw lang? Okay? Hindi naman siguro. May natitipuan ka ba dito? Wala naman. Ay, maganda, di ba? So, talaga sa Panginoon lang. So, lalo mong mamahalin ngayon ng Diyos. Kasi nga, ganito yan. Sino dito yung interesado sa Bible? O, yung mga baguhan, yung mga datihan? Sino? Ate Marge? Yung mga baguhan. Kasi para malaman ko yung mga Joshua. Sino may interesado sa Bible? Yung baguhan niya, yung luma na, datihan. Ba't ba ako maasang sasagot si Joshua? Hindi, mahirap naman sagot. Pero tama, depende rin. Pero tama yun, minsan yung mga bago kasi nga, di ba? Kaya nga si ano, gusto sa lala, sabi ko, mas gusto ko matutukan dito muna. Ngayon, minsan, eh, yung mga bago naman, mahina pa. So, konting ano lang, nagpak na. Yung mga dati na, kaya nga dati na yan eh. Tumagal na yan, matibay-tibay na yan. Pero minsan nga, yun ang lalamig. Kaya gusto ko na sabihin doon sa tanong ko na yon, ano? Dapat, ang hirap kasi magtapat, ang hirap, lalo na aral ng Bible, ito napansin ko kahit sa mga Baptist churches, kahit yung mga tapat, mag-church, minsan pag ginausap mo, parang hindi rin lumalago. Kasi nga, minsan siguro, minahal nyo na yung environment, salamat, tama din naman yun. Pero bakit hindi talaga nag-dive sa salita ng Diyos? Yun ang tanong. Diba? Ibig sabihin, somewhere, huminto. E samantalang may mga fans ako sa Facebook, kahit mga babae yun, ha? Grabe yung pangunawa na sa salita ng Diyos. Kasi, talaga minahal nila. Kaya gusto ko sabihin dito, acknowledge natin or not acknowledge. Alamin natin kung tayo ba'y lumalago pa, ang Diyos ba nagdadirect sa puso natin para mahalin ang Panginoon. Amen? Ang hirap kasi ipili totoo naman, kahit ako nga, sabi nga sa mga love story natin na ano, di ba? Na mga preaching, ang hirap naman ng pilitin, pag pinilit mong mahalin kaya, hindi ka mahal nun, hindi mo rin gusto.
So, ganun sa Panginoon, ganun din salita ng Diyos. So, kaya, sana lumalago tayo. Kung medyo hindi ka na-impress sa Bible or something, sinasakyan mo lang, pero hindi ka talaga gumagawa ng paraan para aralin ang gusto yan, I hope, tingnan mo rin yung puso mo. Amen? Yan, sa iyong badan, hindi ayaw mag-Bible quiz, may iwas, parang pinapahirapan, di ba? Anong gawa? Tinotold siya, parang minsan nakapaisip nyo, tigil na nga natin to. Aawa ako sa inyo eh. Kasi mga mukha nyo. Pero pagkatapos, ano naman, di ba? Saya naman, ganun yun eh. Naka-points ka ng grabe, naka-chamba naman. Kaya nga ano tayo, wala tayong ABC dito. Pangit naman ng chamba. Anyway, kaya sana, tiwala tayo sa Panginoon, siya na mismo yung dadirect para mahalin lalo natin siya. Amen? At ito na nga yung kanina natin binabanggit. Kung mahal mo siya, maghihintay ka sa kanya. Amen? Amen. At hindi lang to hintay. Ito yung lagi ating point dito eh. Kahit ng ibang pastor, alam natin to, hindi to something na sikreto. Pag ikaw yung naghihintay sa Panginoon, hindi yung puro hintay lang. May ginagawa ka habang naghihintay ka. Amen? Kasi hindi pwede ko na, naghihintay ba si kunwari, mayroon backslider dito. Tapos tatanungin mo, oh, hindi ka na nag-church siya. Pero hinihintay mo ba yung pagbalik ng Panginoon? Tapos mo, opo! Hinihintay mo. Nagpa-ano ka sa sanlibutan, ganun. Hindi yun yung waiting na sinasabi dito. Kasi parang baliwala siya sa'yo eh. Diba? Hindi ka man nag-iipon ng rewards. Kung ligtas ka, na, ano yung ginagawa mo? So, kaya nga patient eh. Kasi kung nagliliwala yung wala sa mundo, patient waiting ba yun? Hindi. So, mas sideline ka nun. Diba? Amen ba? Amen. Sana nakakuha niyo yung mensahe. So, ulitin ko kasi ito yung pinakaano natin eh. Pag ikaw ay nagtiwala sa Diyos, tuloy-tuloy ang effect niya ng dalawa, lalo mong mamahalin ng Diyos, and then, yung isa minsan mahirap para sa iba, yung manatili sa Panginoon. Kaya ako, ayun nga, salamat. Tumagal din ako sa church na kaya nakita ko eh, yung ano ba, yung labas, pasok ng tao. Parang, hindi ko naman, wala naman akong date ng chart na ano, pero alam ko yun, ibig sabihin, na survey ko na, sa utak ko may chart yan. Ganyan yun, mga isang taon, pag hindi umabot yan hanggang isang taon, medyo delikado pa yan, kahit isang taon. Pero pag umabot na ng tatlong taon yan, hindi naalis yan, hanggat wag lang may matisod na kung ano. Ganun yun eh. Kaya natuwa tayo dito pag may bago, praise the Lord, pero sa in the back of our mind, parang sana panalangin. Magtiwala din sa Diyos, hindi yung kung kailan lang masaya. Ganun din kayo, di ba? Into the patient waiting of Christ, isa yun. Pag nagtitiwala kayo, mamahalin yung Diyos, ngayon maghihintay tayo. Saka isa pa, habang naghihintay ka, imagine mo, ano maganda yung example dito. Ano ba hinihintay niyo madalas? Sahod. Ayan, very good. Tama. Naisisip ko yung 30th month eh. Ang tama rin yung bonus. Kung may bonus. Alam niyo ba yun? Yung estudyante, hindi. Para din, naisip ko yung isa pa sa mga bata. Dati kasi nag-abroad si daddy, di ba? So, hinihintay mo yun, di ba? Pero habang hinihintay mo yun, ano yung dapat mong gawin? Yun, yun. So, ang pangit na naghihintay ka lang nung talagang yung positive lang para sa'yo. Pero habang andito ka sa habang naghihintay, wala kang ginagawa na maganda. Okay, so sana hindi tayo ganun. So, patient waiting for Christ. Amen? Amen. So, tuloy natin ito hanggang 9. So, sabi dito, now we command you, brethren, in the name of the Lord Jesus Christ, that you withdraw yourselves from every brother and that walketh disorderly, and not after the tradition which he received of us. So, ganito na. Actually, simula dito, papunta na to sa mga member. No? So, may mga member daw na, ano, talagang loko-loko na. Yung kaninang binanggit na wicked people, kalaban yun, outside of the church. Pero dito naman, even within the church, may mga loko-loko. Okay? Isa-isay natin. So, isa, sabi dyan,
Disorderly, ano ba yung disorder? Walang ayos. Ano kaya yun? Tingnan natin. Hindi lumalakad sa mga tradisyon na binigay sa atin. So again, ito yung magandang tradisyon. Katatapos lang natin dyan, di ba? Before yung anniversary. May magandang tradisyon, pero madaming maling tradisyon. Kaya ngayon, tanongin mo sa Bible, naka-align ba yun sa Bible? Pag wala naman sa Bible, baliktad pa, wala kang pakialam dyan. Pero obviously, itong sinabanggit ni Paul dito, ang ganda na ng mga tradisyon natin eh. Di ba? Bukod sa nasa Bible, sabihin natin may mga ginagawa tayo dito wala sa Bible. Katulad ng Sunday School, wala sa Bible yan eh. Ano pa? Yung Bible quiz. Wala akong nakita sa Bible yan eh. Ano sila eh? Talas-tasan lang sila eh. Ganun sila eh. No? Maganda rin yung ganun eh. Pero yung quiz wala. Pero tradisyon na natin yan, iba? Ayoko niyan. Umaayaw ko doon sa magandang tradisyon. Kaya sabi ni Paul, mamaya mas malala pa. Kaya sabi dyan, ano daw dapat natin gawin? Totolerate ba natin yun? Iba sa inyo, I'm sure, nag-iisip din kayo pag may napagalitan dito, nakapahiya. Nasabihin niyo, pasto, dapat di mo ginawa yun, baka, di ba? Kasi lalo mag-ano yan, ganyan-ganyan. Eh, yun sa Bible eh. Sumusunod tayo dito, minsan kailangan talaga. Okay? Anyway, tuloy natin. Anong klase itong mga disorderly dito? For yourselves know how ye ought to follow us. Sa Tagalog, alam nyo naman eh. Di ba, isa sa mga mahirap sabihan, yung mga taong alam niya na. Kasi alam mo na yan, ito sasabihin ko ulit sa'yo, parang, ano, ibang way na naman, ibang paraan na naman, parang masabi maintindihan mo, alam mo na nga yung dapat mong malaman, gawin. Ayan. At ang maganda pa kay Paul, siya pa yung example. Yun naman, hindi lang instruction, ay, hindi ko nabasa yan eh. Ay, hindi ko narinig, hindi ko naintindihan. Hindi, yung follow na lang, yung sabihin, nakita mo na, for example, sa church. Yung example mo, kunwari, si pastor mo, nakita mo naman, nagtatrabaho, naglilingkod sa Diyos. Mahirap yun, pero compromise, di ba? Yan talaga eh. Nakita mo yun, kitang-kita na mata, hindi mo de-deny yun, hindi ko naintindihan. Nakita mo, pag soul winning, alam mo na, iba, binabastos tayo, yung iba pang against pa nga, kahit mga kapwa natin Baptist, against dun eh, kasi inggit. Ngayon, hindi nang kailangan niya, mga Calvinist, di ba? Pag-aralan natin lahat yun. Bukod sa pag-aralan natin, nakikita mo na ginagawa na ng lingkod ng Diyos, ano pa lusot mo dun? Eh, kaso hindi nga ginagawa. Kaya sabi dito, huwag niyong sundan yun. At sabi nga dito, withdraw. Sabi dyan, di ba? Kasi huwag niyong samahan. Kasi baya mong pahiya. Baya mong isolate natin. Excommunicate. Hindi naman excommunicate. Iba naman yung context ng Catholic doon. Pero tayo, pag meron talaga matinding kasalanan, nilalayuan. Amen? Amen. Kami, sabihin nyo mga iba dito. Okay, kasi nga, kami na nakita nyo na nga eh. Nakita nyo naman. Alam nyo mga pare, hindi mo kita buhay niyan eh. Diba, mga ministro? Makikita mo lang dyan, hangang-hanga ka pa sa bustura, sa salita, magaling magsalita. Pero hindi mo nakikita yan everyday na na-observe mo yung buhay nila. Amen? Lalo yung mga pare. Oh. Pero yung mga tunay na likod ng Diyos, alam mo yan. Kung gusto mong alamin, hindi mo malilingid yan sa kung saan. So, ibig sabihin, wala kang dahilan para hindi malaman at hindi sumunod. Ngayon, pag meron pa rin hindi sumusunod, ano na yun? Disorderly na yun. Okay? So, alam mo, importante yung church, ayaw. Ayaw makinig niya. Ayaw na may pag-uusap. Sa Matthew 18, ganun yun. Tratuhin mo ang unbeliever as a heathen. Hindi naman sinabing hindi ligtas. Sabi doon, tratuhin mo siyang hindi ligtas. Wala pa yan, hindi mo na pinapalo kasi pinalo ko ng 10 beses, 100 beses, ayaw pa rin, hindi babay, parang hindi mo na kilala. Ganun talaga harsh reality, sila nagganon ng sarili nila. Amen? Oh, ito na, ito pa next week na sana to eh. Hindi, tapos natin hanggang 8 para ano na po ito, backdrop next week. Ano pa? Ano kaya ang ginagawa nitong mga to? Neither did we eat any man's bread. Okay, again ha. Si Paul nagsasalita dito, lingkod siya ng Diyos. Isa sa mga hindi niya gagawin, si Pastor, lagi niya sinasabi rin to kasi nga, alam mo na,
si Pastor Don, siyempre may mga lumalapit din. Anong lumalapit? Anong ginagawa? Lalo na yung mga, alam mo na, mga pastor-pastor din, ganyan, dadahilan. Yung ba tamad? Gusto nila, eh basta magaling akong priest, dapat may sweldo o ganyan. Nag-i-expect ba? Eh iba, magaling magparinig. Nakakabuisin, kaya sabi ni Pastor. Ako, never ako kumain, hindi ako magtabaho. Eh sabi sa Bible eh, nahihiya siya talagang dapat naman. Sabi nga siya, may kwenta ko sa inyo, di ba? May nanginginom din. Sa umiiyak siya, sabi niya, kasi basta nahihiya ako eh. Naawa ka naman, pero yun ang normal. Hindi kasi lahat tayo may problema, di ba? So, pag medyo nag-extend tayo yung problema natin sa iba, medyo nakakaya. Again, may panahon tayo dyan. Pag-aralo na natin yan. Pero, kaya nga magandang policy mo sa sarili mo, ganun. Kung talagang kailangan mo, alam mo na, diba? Ano sabi? Sinasabi ni Paul, ako, hindi nyo ako nakitang ganyan. Pag ako'y kumain, nagtrabaho muna ako. Nakita nyo ba yung ano? Ulitin ko, neither did we eat any man's bread for naught. Sa Tagalog, never, hindi ako kumain nang wala akong ginawa. For naught, ibig sabihin, wala akong ginawa. Naught. Diba? Ay, kakain ka, wala akong ginawa. Hiyang-hiya si Pastor yan, si ano, si Paul din yan. Ganun tayo dapat. But wrought with labor and travail night and day. Masipag siya. So, dapat ganun tayo. Hindi tayo makain tapos basta may obligasyon kayo sa akin. Ha? So, sino sabi sa'yo? Kung may mabait man na gumagawa sa pasalamat ka sa Panginoon. Amen? Hindi yan ano. Hindi yan na automatic sa ibang tao. Nagiging ganun lang. Naawa or nag-simpatsya. Nakikita niyo ba kung saan mapunta to? O doon naman, naaral na natin to eh. Kaya sinasabi ni Paul to, ako hindi ako kumain. Nagtatrabaho ako. That we might not be chargeable to any of you. Sa Tagalog, ganito yan. Kasi pag ako kumain, hindi ako nagtrabaho, ano mangyayari? Ano mangyayari? Nga, tulad nga si Jackers. Nakita ko sa anak niya kasi anak na mismo galit sa kanya eh. Pero yaman nila. Kasi nga, ang dami ng member. Ano sa, in-interview siya, pero hindi ko alam kung tamang, ano to ha, may paninirang ewan. Pero, ano ko. Pero yun, alam nila yung na-spoil sila. Kasi nga, mayaman eh. Hindi niya na-realize yun, ang problema, tiniis niya rin. Parang mga politiko ba? Paano mo, kunwari, si Marcos, sino mga anak ni Marcos? Ilang anak ni Marcos? Junior. Hindi, itong tatlo. Kunwari, ano sino yung mga sikat? Sandro, ayan, Sandro. Ano yung pang ilan niya? Panganay. Kunwari ko si Sandro. As alam mo, magnanakaw tatay mo, sasabihin mo ba yung kay, ano, kay Tulpo? Para mapahiya yung tatay mo? Ha? Eh, masama yun eh. Mahirap, di ba? May hirapan ka. Unless ligtas ka at zealous Christian ka. Doon mo lang gagawin yun. Pero malamang sa hindi, hindi mo gagawin yun. Di ba? Ngayon, baliktad natin si Paul. Baliktad eh. Sabi niya, ni hindi, kasi alam niyang masama, pag alam niya kasi masama po yung nagtatrabaho, naman niya, sabihin niya, nireserve ko kasi next week yun eh, pero sabihin ko na rin sa 10 ha, sabi dyan, yung lagi natin sinasabi, pag hindi nagtrabaho, huwag kumain. Amen. Diba? Ito mga nang lilimo sa ano, titigas ang, ay siya mo, pinuntahan pa ako dito. Eh parang sinasabi, naku, basta, pag hindi ako, wala akong ano, mamatay ako. parang, gusto mo, gusto stay talking na, hanggang ano, parang gano'n ang dating eh. Di ba? Kaya sinabi ko din sa kanya, na limpungatan ako, sabi ko, ba't kung ako dyan, kahit pumunta ka sa church, sumatid ka, ano sinabi ko sa member, pag nagkasakit ako ng ganyan ba, di na ako papagamot.
ba't ko pa ubusin yung kabuhay para sa pamilya ko eh? Wala na eh. Eh, the fuck na inalaw ng Diyos siya. Wala. Patay na yun. Diba? Yan, tayo na punta doon. Yan. So, wag na wag. Kung talagang mahirap ka ngayon, for example, i-apply mo to. Gina-apply ni Paul yung sarili niya. Mataas ang dignidad ni Paul. Kaya sabi niya, yes, kung kumain man ako sa bahay ng kung sino, alam ko nagtrabaho ako before yon. Hindi niya uhututan yung nakilala mo lang ngayon. Nangihingi ka na ngayon. Ganun. At nangyayari po yan again. Nabanggit ko na yan kayo, Pastor, di ba? Mumupunta doon. Buti nga dito wala pa kasi wala pa naman tayo. I'm sure pag medyo may lalapit. Anyway, ano kuha ba? Wag na wag niyong aalaw. Ngayon, paano pa sa pag binibigyan ka talaga? Eh, kung talaga nakita mong kusang loob na, hindi okay, walang problema. Pero actually still, dapat yung attitude mo doon, dapat mahiya ka kasi, ha? Wala pa akong ginagawa, meron. Diba? Huwag mong ahayaan na i-consume ka nung. Kaya ganun din yung mga yasa pastor. Kaya ganun, parang nagpastor lang. Tapos, eh yung iba dyan, medyo naturuan. Yung iba, medyo marunong. Yung iba, talagang gusto maglingkod sa Diyos. Kasi syempre, ma-appreciate ka. Kahit wala ka pang ginawa sa kanila. Eh iba, natuwa na doon. Oo, oh, okay yan ah. Mga tanga pala yung mga Kristiyano. Nagpastor na lang kaya ako. Ayun. So, wala sa kanila yung attitude na to. Na sinabi ni Paul. Actually, sinabi rin niya Ezekiel. Sino ba yan? Inaalala ko si Ezekiel. Tsaka si, sino yun? Samuel. Ganyan lagi. Ang likod ng Diyos. Hindi yan sakim. Hindi yan abuso. Amen? Amen. Ayun. So, okay. Gusto ko lang sabihin. Napag-aralan sa Corinthians naman yan. Tsaka sa Philippians, di ba? Talagang obligasyon po ng member na pakainin yung pastor. Dapat. Pag natuluan na. Pero hindi pipilitin, pero yun ang dapat. Makintindihan niyo ba yun? So parang chicken and egg yun eh. Dapat matuluan muna sila, saka ka mag-expect. Mag-expect agad, may wala ka pa nagawa, eh ganito ka. Abuser ka. Okay, tapusin natin sa 9. Not because we have not power. Eh, kasi sabi ko eh. Hindi naman sinabing mali yun eh. Hindi niya sinabing mali na bigyan yung likod ng Diyos ng mga ibang kapatid. Kasi nga, kung nasigsipag ka ni Paul, talagang legit ka, no? Missionary. Hindi ibig sabihin doon na wala kang power. Actually, yun na nga yun eh. Automatic dapat sa church, alam ng member na yung kanilang missionary, pastor, kung ano ba dyan, sila yung gumagawa ng para sa pangkalahatan, maraming ginagawa para sa gawain ng Panginoon. So, actually, may kapangyarihan sila na mag-expect. Okay? Nakita niyo yan? Sabi niyo dyan, but to make ourselves an example unto you to follow us. Sa Tagalog, may kapangyarihan kami na ayan ko na, mag-offer kayo dyan, mag-tice kayo dyan, kukunin ko yan. Tapos ako yung kakain. Tumutigas naman ang mukha. Hindi, sabi, tama lang yun eh. Pero sabi niya, may mga time na yes, kahit may power kami na dapat lang sa amin yan, minsan, nile-let go niya yan. Makita niyo ba yun? Parang, ano yung example para sa mga bata? Kunwari na lang, ako, okay, nagpabaho ko, tapos, siyempre, kanina yung pera dapat. Ako nagtaba, ako sumedo. Tapos, bigla ko kayong, share lang ko kayo ng kakain ako. Kakain din kayo. Tama ba yun? Tama ba yun? Sinasadya ko malabo yung tanong ko kasi para mag-isip kayo. Iba kasi yung tama, iba yung ginawa minsan. Iba yung sakto lang, iba yung sobra pa. Diba? Okay, so ang ginagawa ngayon ni Paul, naglingkod na nga siya, tapos, yung para sa kanya pa, hindi niya pa kukunin. Kasi daw, nagiging halimbawa siya para sundin siya. Ibig sabihin, yung tipo ng paglilingkod niya, sobra-sobra na. Kasi yung para sa kanya, hindi niya pa kukunin.
Nakuha niyo yun. So sana daw, ganun din kayo sana. Kasi yung mga ibang dyan, yung mga gusto natin ma-reach, matuluan, mahina po yan. Mahina pa yan, kaya ang kailangan niya talaga sobrang pagbibigay, pangunawa, pagturo, pasensya. Ganun ang dapat natin pakita sa kanila. Kasi hindi natin sila matuturuan kung parang yun nga, kahit anak mo, oy anak, makakain ka ngayon, trabaho ka muna. Tama ba yun, Stephen? Tama din yun, di ba? Pero, minsan nangihina nga, bata pa. Actually, hindi niya naisip yun. Pero tinatamad talaga. Pagbibigyan mo, tama? Ganun din sa mga mahinang member. So, para umapaw ba? Amen? Ngayon, iba naman, sabi natin yung mga spiritual na member, ganun din naman, baliktad naman. Well, ang required lang talaga sa atin, tithes, 10% lang yun. Eh, talagang, alam mo na, may, bukod sa may kakayanan din, gusto niya pang maglingkod, hindi masamang mag-over. Diba? Hindi masama. Pero, hindi na expected sa kanya yun. Nakakuha niya ba yun? So, ganun din yung lingkod ng Diyos. Minsan, itong ginawa ni Paul dito, may kapangyarihan po siya na dapat lang na yung kanyang resources dahil in-extend niya rin naman yung kanyang service sa church, no? Dapat lang na mayroon siyang ano, may support. Pero may time na para maging halimbawa, hindi niya kinukuha yun. So tuloy po natin sa, kasi medyo bitin eh. Bahala ko sana hanggang 6 lang tayo. Amen? Amen. Balikan natin yung mga natin. So patient waiting pala tayo ngayon. So dapat 2 oras preaching. Ang hirap, di ba? Minsan, naranasan niyo ba yun? Ako, kita-kita ko sa inyo eh. Minsan, tumitigil na kayo sa oras. Di ba? Wala pa nga eh. Nag-aayos na ng gamit. Alam ko kasi dumaan din ako dyan eh. Kaya, isang pastor naman, yung nag-preach naman, siyempre, ang hirap naman, mabitin kayo, di ba? Ikaw talagang napakwento. Eh, kulang pa. Ang gagawin natin? Yan. So yung mga dito ngayon, sana natutunan nyo ito. Anyway, meron naman tayo mga preaching na about patience, di ba? Pero yun lang gusto natin makuha ngayon. Isa sa mga major at mahabang oras na nagugugoli ng buhay natin bilang Kristiyano, bukod sa paglilingkod, yun nga yung paghihintay. Pag dumating sa inyo yung panahon na parang nagbo-boring, okay, ano pa? Yun na yun eh, nababoring na impatient. Nakawala ng pasensya. May gusto kong makamtan na tagal. Diba? Nag-uusap tayo ng love life, parang napapaganyan nga. Ang tagal naman. Ang bilis lang yan. Mami, ilang taon na ako, yun ako nang balikan. Kung nakikita ko yung mga anak ko, ang bilis, ang dami na. Saglit lang yan. Hindi ka maghintay. Amen? Haba naghihintay ka, parang hindi ka mainip. Ano? Anong ginagawa niyo pag naiinip kayo? Ate Marge? Nagbabasa. Amen? Ikaw, bud? Ano nga? Paano nga? Yan. Yung gusto ko makuha. Huwag niyo sabihin. Isipin niyo na lang, anong ginagawa niyo pag naghihintay ka? Buti nga dati na sa bangko kasi dati may pila pa ngayon. Salamat din na. Ano pa? Ako minsan ang bagal mag-load nung kung ano namin. So, gusto kong gawin. So ano pa? Yung ulam, ang tagal mga uluto. Anong ginagawa mo? Kumakain na appetite. Ang church, ang tagal. Ang aga ko naman. Huwag na ako maaga. Next time, huwag na ako maaga. Ang tagal. So habang naghihintay ka, do something productive. Amen. Ano sa Tagalog yun? Gumawa ng bagay na papakinabangan naman. Amen? Tulad yan, again, so, maaga ka sa church, anong gawin mo magandang productive? May pag-uusap ka naman. Joshua, nasan ka na sa basa mo? Yung mga katulong dito, ha? Ito mga to, yung sa JJX, ang pinag-uusapan. Anong pinag-uusapan niyo doon? Wala dito si Ezzy.
Happen. Mga bangka rin to sa'yo. Salamat. Nag-fellowship sila. Mga pinag-uusapan ito. Ano pinag-uusapan? Eh, maganda yung jamming na lang kayo. Bukod sa makuha nyo yung ano. Anong pinag-uusapan nyo doon? Ha? Ah, nasa inyo na yun. So, pag may ganong time at marami yan, do something productive. Amen? Amen. Anong title natin? The Patient Waiting for Christ. Anong hinintay mo pa sa Panginoon? Bukod sa second coming. Blessing, di ba? Hinihintay mo yan eh, kasi nangako siya eh. Habang hinihintay mo yan, do something productive. Love life. Ay, wala pa. Yung mga friend ko sa Facebook, parinig ng parinig eh. Lalo ako nung ano nun. Ang tingin, ang tingin sa iyo ng mga tao ito, hindi na makapaghintay ito. Man, desperado na ito. Malala, lalaki pa. Pag lalaki ka, hindi ka naghihintay. Ha? Ikaw yung ano. Pag nasa oras na, ha? Pag nasa oras na. Ano pa? In a way, naghihintay ka rin para may dumating. Diba? Ano ba? Pabaho, sweldo, blessing. Yan, mga anak natin, matuto. Tagal yan. Kasi gusto ko si Peter. Marunong na lang ganito. Ha? Hindi yan na yun. Na madali. Amen? Yung Ryzen, ha? Nakakatulong naman si Ryzen. Nakatulong na. Ang matalino to, yun. Bait pa. Hindi lang may ngiti. Ngiti naman, Ryzen. Wala talaga. Seryoso. Pareho kami. Ano pa hinintay nyo? Uwian. Ngayon. Habang naghihintay ko yung matapos yung preaching, anong gagawin nyo? Makinig. Andarin nyo yung ano nyo. I-process mo. Kaysa yung tagal naman. Eh, meron pa na eh. Meron pa eh. Sandali na lang. Amen? Sige na nga. Tapusin na natin. Anyway, let us be patient. Pero let's, parang habang naghihintay tayo, let's do something productive. Amen? Amen. Let's pray. Lord, maraming salamat. Nawa, matutunan ang bawat isa, Panginoon, na maghintay ng tama, Panginoon, sa inyo. Dahil kung sa inyo kami naghihintay, definitely ang aming thoughts nasa inyo, ang aming pag-asa. Ang inaalam namin, yung gusto niyo, Panginoon. So I pray na matuto kami talaga maghintay. Habang naghihintay, alamin din namin yung pwede na namin gawin at pwede na namin makabtan. Even na dito kami sa face na naghihintay kami sa inyo, Panginoon. Bawat isa kami, Panginoon, matuto kami, Lord, na maghintay patiently, Panginoon. Di yung tipong parang iba, Panginoon, minsan kaya nagre-rebelde, iba ay gumagawa ng ibang mali. Dahil di nakapaghintay, iba yung attitude towards you at patience, Panginoon. Di patient. Hindi tayo yung attitude towards you. So I pray na patawarin sa bawat isa, Lord. May time na gano'n po kami. Natuluan niyo po kami, Lord, ng paano maging patient. Mga yun, nakita namin ang example ni Paul. Tinuturo din naman niya sa mga Thessalonica, Lord. I pray. Natutunan namin ito, Lord. Kailangan po, Lord, sa magpapatuloy ito sa next week. Sa tatapusin namin ito. Makikita din namin yung mga tinutukoy ni Paul dito na problema, Panginoon, sa iba na hindi nagtatabaw. Naway makuha namin yung mensahe. Of course, yung actions na dapat namin gawin pag matutunan namin, dapat magpunan. Alam po, Lord, kayo malulati. In Jesus' name we pray. Amen. Amen.